sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Estados Unidos muling binigyang diin na hindi mga permanenteng military bases ang apat na karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa Pilipinas. Hataw Balita. Pag-uusap ng Pilipinas at China paugnay ng pagbuhay sa joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Itutuloy na sa susunod na buwan ayon sa Department of Foreign Affairs. Hataw Balita. Tubal na pamahalaan ng Oriental Mindoro, umaasa na matatakpan na ngayong linggo ang lahat ng leak ng lumubog na MT Princess Empress. Hataw Balita. 10 tumakas na detainee sa Malibay Detention Facility sa Pasay City, nadakip na ng mga otoridad patong-patong na kaso kakaharapin ng mga naaresto. Hataw Balita. Department of Health umaasa na may papasa ang Philippine Center for Disease Control o CDC para sa delivery ng bivalent vaccine sa bansa mula sa COVAX facility. Hataw Balita. 1,876 na beneficiaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Labor and Employment sa General Santos City. Hataw Balita. Una sa ating mga umahataw na balita, muling binigyang diin ng Estados Unidos na hindi mga permanenteng military bases ang karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa Pilipinas. Ayon kay Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh, palalakasin lang nito ang kasalukuyang interoperability ng US at Pilipinas upang mas maayos na tugunaan ang mga hamon sa Indo-Pacific region. Pagtutulungan rin ang US at Philippine Defense Department na maisulong ang modernisasyon sa mga lokasyong ito. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh. We're not seeking permanent basing here, so you're going to see an increase of rotational forces in the region. This is more about supporting combined training, being able to respond to natural disaster or humanitarian disasters in the region, but this is really about regional readiness. Hataw Balita. Naungkat ang issue na gagawing military bases ng Estados Unidos ang apat na bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa Pilipinas. Ngunit para kay dating Deputy National Security Advisor Designate Romel Banlawi, paghahanda ito ng Amerika na rumisponde sa anumang posibleng mangyayaring military conflict sa Asia. Magandang lokasyon ang napiling apat na karagdagang mga lugar na mapapasa ilalim sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Tatlo sa additional EDCA sites ay matatagpuan sa norte. Ito yung Naval Base Camilo Ocean sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Cagayan at Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. Isa naman ay matatagpuan sa Balabac, Palawan. Pakinggan po natin ang pahayag ni dating Deputy National Security Advisor Designate Romel Banlawi. It is not an accident for the United States to select these four sites because we know that the United States is preparing for military contingencies in flashpoints of conflict in Asia. Apparently, the three additional locations in Isabela and two in Cagayan are really directed to prepare the United States to respond in any military situation in the Taiwan Strait as well as in the Korean Peninsula. And the selection of location in Balabac, Palawan is truly supporting American military preparation for any military activities in the South China Sea. Ayon naman sa Malacanang, makatutulong ang karagdagang EDCA site sa pagpapalakas ng disaster response ng pamahalaan, partikular na sa humanitarian at relief operations tuwing dumarating ang sakuna o anumang emergencies. Sa kasalukuyan, may 5 na ang EDCA location sa bansa na nasa Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Turang Eksplorasyon. Tiniyak din ni DFA Secretary Enrique Manalo na bibigyan ng update si Senator Francis Tolentino kaugnay ng pulong.
Unang nagpaalala ang senador sa DFA na magdahan-dahan sa pagbuhay sa posibleng joint oil at gas exploration kasamang China dahil posible umano itong patibong na makapagpapalala ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro na matatakpan na ngayong Linggo ang lahat ng leak ng lumubog na MT Princess Empress. 5 na sa 11 tagas ang natapalan na. Unang natakpan noong Sabado ang 2 leak gamit ng capping bag mula sa United Kingdom. Kahapon 3 pang leak ang natakpan gamit naman ng specialized bag mula sa Cavite. Ngunit hindi madali ang sinasagawang bagging operation ng Shin Nichimaru dahil may mga nakaharang sa dadaanan ng rogue ng Japan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Oriental Mindoro Governor Pumerlito Dolora. Depende sa hirap ng area, hopefully before the weekends. Hindi mo karakaraka mapupunta ng robot para magkabidal, madawag eh. Maraming bakal. So kailangan siyang ayut at tanggalin, linisin. Yun ang naglilinis noon, yung US Navy. Kahapon nga, may nangyari kahapon na bumaba yung ROV, tapos hindi kinaya, kailangan umakit pa ulit. Sa padalawang try, saka pa lang naikabit. Ganun kahirap at ganun katidyos yung ginagawang proseso. Pinasalamatan ng gobernador ang malaking papel ng United States Navy sa pagpapadali sa bagging operation ng Shin Nichimaru kung saan ginawa nilang salita ng isinasagawang operasyon katuwang ang Japan. Papasalamat tayo sa US Navy. Alam mo ba, para mapadali yung pagpagawa, yung US Navy na equipment ang nag-clear, tapos yung ROV galing Japan ang nagtatakot. Samantala, patuloy ang isinasagawang pamimigay ng relief. Hataw Balita. Inihayag ni Oil Spill Interagency Committee Chairman at Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez na may nakuha ng isang international salbor ang insurance company ng lumubog na MT Princess Empress para maiahon o makuha ang natitirang langis sa loob ng tanker. Ayon pa kay Vasquez, ang kagandahan dito ay mas mabilis ang proseso dahil hindi na kailangan ng bidding dahil private contract ito. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez. They have already chosen an international salvor with known experience and with the required equipment. And this is a good thing that the public ought to know. There is already a chosen salvor to take out the vessel or to take out the oil inside or to bring up the vessel itself. Dagdag pa ng Department of Justice, ang gagawin ng pamahalaan ay susulatan nila ang insurance company na PNI Club sa London para mabilis ang paggawa nito. Hataw Balita! Oy, sa darating na April 11, inaasahan na maglalabas ng inisyal na estimate damage o pinsala sa ecosystem ang Department of Environment and Natural Resources o DNR dulot ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress. Nagsasagawa sila ng survey at makikipag-ugnayan na rin sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA ng Amerika hinggil dito. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez. And we are in coordination with NOAA of the United States to ensure that we have the proper science in doing it because we understand that since claims would be international in nature, there are certain things that should be the data that should be collected. Yan po ang tinig ni Yusek Ignatius Rodriguez ng DNR. Ayon naman sa Philippine Coast Guard o PCG, kapag malaman na ang halaga ng pinsala, maaari na nilang makuha ang claim sa insurance company ng oil tanker at sa International Oil Pollution Compensation. Hataw Balita!
Sa iba pang balita, patong-patong ang kasong kakaharapin ng mga detainee na tumakas madaling araw ng Lunes sa Malibay Detention Facility sa Pasay City. Putpa ito sa kasong robbery, carnapping at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na dahilan ng pagkakadetine ng mga tumakas na preso. Sa pinakabagong impormasyon mula sa Pasay City Public Information Office, na aresto na kahapon ang pang-sampung detainee na tumakas mula sa pasilidad. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pasay City Chief Police Colonel Froilan Uya. Meron po ang kaso na evasion, number 1. Number 2, assault. Number 3, robbery with violence. Ang pinakaulo or pinaka-mastermind at siya ang may hawak ng barel ng pulis na nakuha niya, Norman Data. Nakuha ito dito sa Barangay 157, Pasay City, kaninang alas 11. Upang mapigilan ang planong pagtakas ng mga detainee sa pasilidad, isa sa mga solusyon na naisip ng hepe ng Pasay City Police Office ay ang regulasyon sa paggamit ng tubig ng mga preso. Pinare-regulate ko rin po yung paggamit ng tubig. Hanggat maaari, huwag 24/7 ang paggamit ng tubig. Dahil yung tubig na po yan, ginagawa po yan pamamaan nila. Nilalakasan yung tulo ng tubig para maingay, dyan na po nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa loob ng selda. Dapat din umanong patibayin ang mga bakal na paglalagyan ng mga horizontal bar upang hindi na maulit ang nangyaring pagtakas ng mga detainee. Tiniyak naman ng local government ng Pasay City na mas magiging mahigpit ang law enforcement sa lungsod. Hataw Balita! At sa ating ulat, panahon sa kasalukuyan ng low pressure area o LPA na na-monitor nitong linggo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ay nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Hindi rin ito makakaapekto sa malaking bahagi ng kapuluan, ngunit patuloy ang isa sa gawang monitoring ng pag-asa sa galaw ng naturang LPA. Samantala, ang ridge o extension ng high pressure area ay nakakaapekto po sa bahagi ng Hilagang Luzon. Ibig sabihin nito, inaasahan na sa darating na mga oras ay makararanas ang buong bansa ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. May tsansa pa rin ang pagkakaroon ng mga isolated rain shower o thunderstorm sa ilang mga lugar, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Asahan po ngayong araw na sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa trap ng LPA o localized thunderstorms. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at paghuho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Baguio City ay maglalaro mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius, 21 to 31 sa Tagaytay City area. Sa Legazpi City ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City, ang temperatura po ay maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius, 25 to 32 sa Cebu City area, at sa Davao City mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Magandang balita, dahil sa kasalukuyan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng bansa. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may malilit na sasakyang pandagat, ay malayang makapapalaot sa mga nasabing baybay. Ang araw po ay sisikat alas 5:50 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalanga. Hataw Balita! Samantala, pansamantalang naka-hold ang delivery ng bivalent vaccine sa bansa mula sa COVAX facility dahil po sa issue ng indemnification at immunity from liability na hinihingi ng mga vaccine manufacturer. Sa ngayon ay patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaan ang gagawing remedyo kung papaano ito matutugunan. Isa kasi sa hinihinging kondisyon ng mga manufacturer ay magbigay ng waiver ang pamahalaan. Dapat ay hindi sila pwedeng makasuhan at wala silang pananagutan anot anuman ang mangyari sa mga tuturukan ng ipadadala nilang bakuna. Pakinggan po natin ang pahayag ni Department of Health, OIC USEC, Maria Rosario Berhere.
Ngayon po, we are faced with that challenge where there would be no basis for government to sign on to this agreement because hindi naman po basta-basta nawawave ang sovereign rights ng isang bansa. At iyan po ay isa sa mga hinihingi doon sa ng mga manufacturers is for us for them to be immune from any liability within our jurisdiction. Maasa ang Department of Health o DOH na may papasa ang Philippine Center for Disease Control o CDC kung saan maaaring masakop nito ang mga kasunduan sa pagkuha ng mga bakuna. The most concrete ngayon na option na meron tayo is our inclusion into the Center for Disease Control Law or Bill na hopefully maipasa ng June ng taon na ito kung saan nakasaad daan yung mga indemnification at saka immunity from liability clauses that we found also in RA 11525. So as to the timeline, we will wait for this legal basis for us to enter into these agreements until we can be able to provide our citizens the exact timeline as to when bivalent vaccines will be available. Samantala, pinag-aaralan naman ng DOH ang inilabas na rekomendasyon ng SEA tungkol sa pagkakaroon ng klasifikasyon sa mga eligible o prioridad na mabigyan ng bakuna at magpapakonsulta sa mga eksperto upang matukoy kung sino pa ang dapat na magtuloy na magpabakuna kontra COVID-19. Ayon kay Yusek Berhere, naniniwala itong nakasunod ang bansa sa guidelines na inilabas ng World Health Organization. Hataw Balita! 1,876 na benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Labor and Employment o DOLE sa Oval Gymnasium ng lungsod ng General Santos nitong Martes, April 4. Ang TUPAD ay isang programa ng kagawaran kung saan katuwang ang local government unit ng GenSan sa pagbibigay ng sahod sa mga beneficiary. Nilalayo ng programang ito na mabigyan ng emergency employment ang mga disadvantaged o displaced na manggagawa sa loob ng hindi bababa sa 10 araw at maximum na 30 araw depende sa uri ng trabahong isasagawa. Hataw Balita! Ipinababatid ang Angono Public Information Office sa kanilang social media account na pansamantala munang ititigil ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa kanilang Municipal Health Center. Ang nasabing desisyon ay upang antayin ang panibagong supply ng mga bakuna sa munisipalidad. Ayon sa Municipal Health Office, maglalabas ng anunsyo ang local government unit sa oras na dumating ang mga bakuna mula sa Department of Health o DOH. Samantala, ipinababatid din sa publiko ng alkalde ng Antipolo City na si Mayor June Inares na pansamantala munang isasara ang lahat ng operasyon ng mga sumusunod na serbisyo ng pamahalaang panglungsod. Kabilang dito ang hinulugang taktak, Nature and Adventure Park sa darating na Biyernes, April 7, ang Outpatient Department o OPD Section ng Hospital Annex 1 to 4 sa April 6 hanggang April 10 at ang Vaccination Center sa lungsod simula April 1 hanggang sa susunod na abiso. Hataw Balita! Binisita ng kalihim ng Department of Science and Technology ang iba't ibang kumpanya at pasilidad ng mga micro, small and medium sized enterprise sa Odjongan, Romblon. Si Jolitz Matangat humahataw. Hataw Balita! Bumisita ang kalihim ng Department of Science and Technology o DOST na si Renato Solidum Jr. sa iba't ibang assisted firms ng ahensya at processing facility sa Odjongan, Romblon kahapon April 4. Binigyan din ni Solidum ang kahalagaan ng agham at teknolohiya sa pag-angat ng ekonomiya at kalidad ng buhay ng mga tao. Ayon sa kalihim, malaking bagay ang ikinakampanya ng DOST para sa ikauunlad ng bansa. Ito ang siyensya at teknolohiya. Negosyo natin ay kikita. Sa siyensya at teknolohiya, industriya ay arangkada. Sa siyensya at teknolohiya, buhay mo ay gaganda. Kasama rin sa mga sinuri ni Solidum ang iba't ibang kumpanya at proyekto ng Micro, Small and Medium Sized Enterprise o MSMEs na binigyan ng tulong sa pamamagitan ng Setup Small Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST Mimaropa para mapabuti ang kanilang productivity, product quality at competitiveness.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagaan. Jolit sa matangat, humahataw. Hataw, balita! Isang Indian national arestado matapos sunugi ng bahay at sasakyan ng ama ng ex-girlfriend nito sa Karkar City, Cebu. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw, balita! Matapos hindi maiharap ng tatay ang kanyang anak sa dating kalaguyo nito na isang Indian national, sinunog ng dayuhan kanyang bahay at sasakyan sa Karkar City, Cebu nitong Martes, April 4. Kinilalang suspek na si Ranjit Singh, 46 anyos at kasalukuyang nakatira sa Barangay San Isidro, Talisay City. Ang biktima na nasunugan ay kinilalang si Jose Bakatan Inhambre, 61 anyos, taga-sityo Gamemakers, Barangay Perelo sa Karkar City. Ayon kay Police Lieutenant Arjulito Cabagnot, hepe ng Karkar City Police Station, biglang dumating ang suspect sa bahay ng biktima para hanapin ang kanyang dating kasintahan na si Flora May upang makipag-usap. Ngunit tumanggi si Inhambre na ipakausap ang kanyang anak at dito nagalit si Singh. Kinuha niya ang galon na puno ng gasolina at binasa ang sasakyan at ibang bahagi ng bahay ng biktima at sinindihan ng apoy. Nasunog ang multi-cab Suzuki type vehicle at tinamaan ng apoy ang ilang bahagi ng bahay ng biktima. Umabot sa 250,000 pesos ang halaga ng nasirang ari-arian ng biktima. Sa kabutihang palad ay agad nakaresponde ang mga otoridad at agad naman na naapula ang apoy. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Karkar City Police Station at inihahanda ang arson case laban dito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hisola, humahataw! Hataw, balita! Panibagong batch ng Communist Terrorist Grupo CTG members ang sumuko sa Police Regional Office 10 sa Cagayan de Oro City. Ayon sa kanila, biktima umano sila ng pangakong hindi natutupad ng kanilang grupo. Si Weng Fernandez, humahataw. Hataw, balita! Halos kada linggo ay nadaragdagan ang mga Communist Terrorist Group o CTG member na nagbabalik loob sa pamahalaan. Nitong Martes, April 4, 10 CTG member ang sumuko sa Police Regional Office 10 sa Cagayan de Oro City. Ang mga naturang CTG member ay nag-ooperate sa dako ng Bukidnon, Misamis Oriental, Bulubunduking bahagi ng Cagayan de Oro at Lanao del Sur. Ang mga ito ay kinilala lamang sa iba't ibang mga alias tulad ni alias Spider, Kulot, Dats, Bobet, Waldo, Tuko, Bat, Bingbing, Pugon at Joshua. Ayon pa kay alias Tuko, marami ang ipinangako sa kanila ang kanilang dating grupo na hindi natupad. Hanggang sa dumating sa puntong nawala na umano sila ng moral at pakiramdam nila ay naaapi na sila kung kaya't mas minabuti na nilang magbalik loob sa gobyerno. Ilang kahamis na survival, pero wala nila natuman. Inungan nga na makapagkutan niyo ang moral, labi na sa sakripisyo. Ngunang ang ilang promise, dili tinuod, tungod kay ilan naming imong mga tinagaw, labi na sa mga sacrifice. Ikinatuwa naman ng mga otoridad sa pangunguna ni Police Brigadier General Lawrence Coop, ang Regional Director ng Police Regional Office 10, ang kanilang pagsuko. Ayon pa kay Police Brigadier General Coop, naramdaman umano ng mga naturang rebelde ang totoong programa ng pamalaan na sila'y makapamuhay muli ng payapa kasama ang kani-kanilang mga pamilya. That you wanted to surrender because you were able to genuinely feed the government's program that was channeled in PNP's intensified campaigns in ending global communist armed conflict. Kasamang isinuko ng mga CTG member ang isang Barrett-type sniper rifle. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula sa Cagayan de Oro City, Weng Fernandez, humahataw.
Hataw Balita. Dinalaan ng Police Regional Office 7 Director ang lahat ng pulis na hindi gaganap ng maayos ng kanilang tungkulin sa long holiday sa Central Visayas na itatapon sa ibang lugar at kakasuhan. Si Edmond Hisola humahataw. Hataw Balita. Ipinag-utos ni Police Brigadier General Anthony Abirin, Police Regional Office 7 Director, na i-dismiss, itapon sa ibang lugar at kasuhan ang lahat ng mga pulis na mag-iiwan ng kanilang pwesto after deployment sa long holiday. Binisita ni Brigadier General Abirin ang Cebu City Police Station nitong Martes, April 4, bilang bahagi ng checking at evaluation ng lahat ng station commander sa buong Central Visayas. Papalitan naman anya ang lahat ng station commander na hindi gagawin ng maayos ang kanilang tungkulin, kagaya ng pagpipigil sa mga krimen at sa lahat ng hindi makahuhuli sa mga kriminal sa kanilang lugar. Inaasahan namang bibisita si Abirin sa mga designated na lugar, kagaya ng mga seaport, terminal at iba pang lugar na maraming tao. Naka-full alert ang Philippine National Police o PNP at mahigit na 4,000 pulis ang nakadeploy sa buong Region 7 sa linggong ito. Ipinahayag ni Abirin na dapat makita ang presensya ng mga pulis sa mga lansangan upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao. Bumuo na ng inspection team si Abirin, ngunit siya anya mismo ang mangunguna sa pag-iinspeksyon. Ako, mag-inspect ako, and of course, may inspecting teams tayo, yung mga duty officers natin. Nabiligay natin yung inspection for to the city director. Yes, sir. Nag-create na siya ng inspecting teams. Ayon sa Police Brigadier General, ililipat sa ibang lugar sa Region 7 ang mahuhuling tatamad-tamad na pulis. Ngunit kung talagang matigas ang ulo, ay kakasuhan at ilalabas sa Region 7 ang destino. Alisin na dito sa PRO 7. And siguro naman, as a member ng community ng Region 7, ayaw nyo rin ng pulis nyong abusado at matigas ang ulo, di ba? Ang gusto nyo yung pulis, ito yung talagang pulis na nagsisilbi sa bayan, di ba? Yung mga pulis na, no, isdisiplinahin natin. Para, of course, para after that, balik ulit sila dito. Pero kung matigas talaga ang ulo, di kasuhan natin. Isiparate na lang natin sa servisyo. Hindi natin sila kailangan kung gano'n yung klase ng pulis na meron tayo. Ang kailangan natin dito, yung matapat at saka talagang to the line ng mga police officers. Binigyan diin ng direktor na ayaw niya ng suplado at abusadong pulis. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond de Sola, humahataw! Hataw Balita! Nagsagawa na ng inspeksyon sa mga hotel at accommodation establishment ang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Camarines Norte. Ito'y bilang paghanda sa pagdagsa ng mga turista sa iba't ibang tourist destination sa probinsya ngayong long holiday. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita! Bilang paghahanda sa iba't ibang tourist destination sa lalawigan ng Camarines Norte para sa inaasahang pagdagsa ng mga turista ngayong long holiday, nagsagawa ng inspeksyon ng mga local government units o LGU sa mga tourist establishment sa probinsya. Sa pangunguna ng mga tourism officer ng bawat LGU, tinignan ng mga ito kung sapat ba ang bilang ng mga staff sa kapasidad ng bawat resort at hotel. Kasama rin sa inaalam ng mga municipal tourism officer ay kung tama ba ang price rate na sinisingil ng mga establishmento. We are planning to have a ocular inspection sa lahat ng mga resorts na nagtataas ng rate nila. And then we will confirm if they are applicable to their development, kung talaga bang mag-fit in yung rate nila dun sa development na ginawa nila talaga dun sa resort nila. Nanawagan din ang mga otoridad sa mga turista na iparating sa kinauukulan kung mayroong nakikitang paglabag pagdating sa tamang paniningil ang mga hotel sa lalawigan. Kasama ring binabantayan ng mga LGU ay ang mga transport group at mga market store na posibleng panggalingan ng pananamantala sa presyo. Mas magandang automatic i-report na lang sa amin or dun sa mga concerned agencies na nakakapaloob dun sa mga nagiging problema na encounter nila. Kasi kapag through Facebook kasi tas ipopost mo siya, mas nagiging commotion pa siya at nabibigyan ng negativity yung mga
negativity yung isang lugar. So imbis magkaroon tayo ng unity to develop and to promote, tayo-tayo rin mismo yung nagkakaroon ng issue sa isa't isa. Ayon naman sa mga hotel owner sa probinsya, nagkaroon sila ng ilang adjustment sa presyo ng mga room dahil nagdagdag sila ng mga staff na sasapat sa bilang ng mga daragsang mga turista. So dun po sa additional rates natin, yan po pumasok yung added amenities natin like manpower na sinabi ko sa inyo para added yung cleanliness ng ating resort. And then other amenities natin, nagdagdag kami ng CCTV. So we have 16 channels po yan ng CCTV. So part yan ng security, sir. Kaugnay nito, naglagay na rin ng help desk ang Philippine National Police o PNP sa mga pangunahing tourist destination sa probinsya. Ito'y upang makapagbigay ng assistance at dagdag na seguridad sa mga turistang darating ngayong long holiday. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Brian Baldarahe, Humahataw. Hataw Balita. Nagdagdag na ng security personnel ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na magbabantay sa seguridad sa Masbate Domestic Airport sa darating na long holiday. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nakalatag na ang ipatutupad na seguridad ng Philippine National Police o PNP, ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, sa Masbate Domestic Airport bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga magbabakasyon sa darating na long holiday at pagdiriwang ng Rodeo Masbateño Festival sa isla ng Masbate ngayong buwana. May karagdagang security personnel na itinalaga ang PNP at CAAP sa paliparan at nagre-request na rin ng ang ahensya ng K-9 unit sa PNP Region 5. Naka-heightened alert na rin ngayon sa naturang paliparan upang masiguro ang kaligtasan ng malaking bilang ng mga paserong darating. Usually po, may mga dumating kaming additional personnel para sa parating na mga activities dito sa Masbate, especially itong Rodeo Masbate na gaganapin sa ano. Yung nakalatag naman nating security is yung dati pa rin. Kasi hindi naman tayo nagdagdag ng flight ngayon kasi one flight a day tayo. Every day po yan. Na dumarating ng 6:45 in the morning. Sa ngayon, tanging mga pasero lamang ang ipinahihintulutan ng CAAP na makapasok sa passenger terminal. Ang mga maghahatid sa mga pasero ay hanggang sa may labas na lamang ng building. Hinahanapan din ng vaccination card ang bawat pasahero ng mga kawani ng Provincial Disaster Reduction and Management Office o PDRRMO. Hindi naman na-required ang pagsusuot ng face mask at paghugas ng kamay kahit may washing area sa labas ng passenger terminal para sa mga pasaherong umaalis at dumarating. Isang airline company lang ang may schedule ng biyahe tuwing umaga dito sa paliparan sa Masbate. Samantala, simula pa ng nakaraang buwan ay full book na ang airline company ng mga pasahero, lalo na ngayong papalapit ang rupagdiriwang na Rodeo Festival. Normal naman po yun na nagkakaroon talaga ng pagbabago ang ating alert status pag may mga activities. Nasa naka-heightened alert. Pagdating po sa safety po, safe na safe po tayo. Zero incident po tayo simula po nang dumating ako dito sa Masbate. Wala pa tayong incident na nabalitan ako. Paalala naman ng CAAP sa mga biyahero na agahan ang pagpunta sa paliparan at tiyakin na walang dalang anumang bagay na pinagbabawal upang maiwasan ang aberya sa pagbiyahe. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Magpapatupad ng Task Force Isla sa ipinagmamalaking 100 Islands National Park ang Alamino City Tourism Office. Kaligtasan o safety kasi ang pangunahin nilang concern para sa happy experience ng mga turistang dadagsa sa isla sa darating na mahabang bakasyon. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Isa-isa ng ininspeksyon ng binuong Task Force Isla ng Alamino City Tourism Office ang mga motorboat, pasilidad at mga life vest na gagamitin ng mga turistang darayo sa 100 Islands National Park sa paparating na long holiday. Maging ang mga uniforme at identification card ng kanilang boatmen ay nasa ayos na rin.
Ayon sa Alamino City Tourism Office, bagamat hindi na required ang pagpapakita ng mga kaukulang dokumento ng mga turistang darayo sa isla gaya ng gate pass, bunsod ng pagbaba ng travel restriction, pinapayuhan naman ang mga turistang taga Pangasinan na magdala ng kanilang ID at proof of residence. Kasi bibigyan pa rin po kami ng discount sa mga taga Pangasinan at special discount para sa taga Alaminos. Tiniyak din ng tourism office na sapat ang kanilang guest house at mga bagong hotel na maaaring mag-accommodate ng kanilang mga local at foreign tourists. Bukod sa pag-iikot sa iba't ibang isla, gamit ang motorboat, ilan din sa mga madalas na pinupuntahan ng mga bisita ay ang mangrove park kung saan maaari silang mag-boardwalk sa lugar. Tiniyak din ng Alamino City Local Government Unit ang seguridad sa isla dahil sa unang araw pa lamang ng Abril ay nagpakalat na sila ng mga PNP personnel at Coast Guard na magbabantay sa seguridad ng mga turista. Bukod sa bantay dagat team at assigned personnel sa bawat isla na nagmomonitor sa kalagayan ng mga bisita, nakahandaan na rin ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO at maging ang City Health Office para humarap at mag-cater ng health concern ng mga turista. Bukas ang kanilang opisina ng alas 5 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dani Munar, humahataw! Hataw Balita! Oy, pinag-iingat ng Hotel and Restaurant Association of Baguio ang mga turista na nagbabalak umakyat ng lungsod sa nalalapit na long holiday. Sa kanilang pagbubook online ngayon, uso na naman ang accommodation scammers. Si Grace Flores humahatawa. Hataw Balita! Hindi nawawala sa bucket list ng mga turista ang pamamasyal sa Seat of Pines dahil sa magagandang tanawin at malamig na temperatura ngayong long holiday. Ito rin ang sinasamantala ng mga accommodation scammers dahil sa inaasang pagdagsa ng mga magbabakasyon sa summer capital ng bansa. Ayon sa Hotel and Restaurant Association of Baguio, nasa 90% na ang occupancy rate ng mga hotel accommodations sa lungsod at inaasahang fully booked na sa Huwebes hanggang Sabado, April 6 to 8. Ngunit bago magbayad ng reservation fee o down payment sa tutuluyan, ay maiging tiyaking lehitimo ang transient o inns na tutuluyan. Do not pretend na may matitirhan kayo sa Baguio pagdating nyo rito. Yung hindi kayo mag-arrange, dito nyo nalang gagawin, mahihirapan kayo. So do not do that. Always plan your trip ahead of time. Make arrangements before you come up to Baguio para ma-enjoy nyo yung time nyo sa pamamasyal rather than sa paghahanap ng inyong matitirhan. Samantala, ilan sa mga dapat tandaan sa pamamasyal sa Baguio ay ang disiplina sa basura. Huwag iiwan o itatapon ito kung saan-saan. Bawal rin ang paninigarilyo sa public places. Mahalaga rin na sumunod sa mga parking ordinances. Pagtitipid ng konsumo sa tubig at kuryente habang nasa mga accommodation establishments. Hinihikayat din ang mga magbabakasyon na kung may sariling sasakyan ay iiwan na lang sa accommodation establishment at tangkilikin ang public transportation ng lungsod. Bukod sa magandang ehersisyo ang paglalakad, mas ma-enjoy din ng mga turista ang kanilang pamamasyal at ma-explore ang maliliit na restaurant na mag-o-offer ng abot kaya at masasarap na potahe. Marami pa rin maaaring puntahan dito. There are a lot of, alam mo, magandang ma-discover ng ating mga turista is yung pagka naglalakad-lakad sila, no, they visit the small restaurants. Ito yung mga hole-in-the-wall restaurants natin, ano, na pwede nilang puntahan. Napakarami po yan. All they have to do is discover, no. You can discover the city of Baguio if you walk and you patronize the transport system. Una nang nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Baguio na asahan ang masikip na daloy ng trapiko sa long holiday. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Doctolero Flores, humahataw! Hataw Balita! Nagtagisa ng talento ang mga Odyunganon sa patuloy na selebrasyon ng 176th founding anniversary ng Odyungan Romblon. Ito'y matapos ang tatlong taon na pagkatigil ng aktibidad dahil sa pandemya. Muling bumida ang anibersaryo ng bayan. Si Jolitz Matangat humahataw. Hataw Balita!
Masayang sinalubong ng mga Odyonganon ang muling pagbabalik ng taunang pagdiriwang ng pagkatatag ng kanilang bayan. Bilang paggunita sa 176 Odyongan founding anniversary, nagtagisan ng talento ang mga kalahok mula sa iba't ibang parte ng bayan. Iba't ibang aktibidad at paligsa ng tanda ng kanilang kultura at produktong agrikultura sa kanilang bayan ang nilahukan ng mga residente. Isa sa mga patimpalak ay ang pagalingan sa pagdedekorasyon na makukulay na paraw at taunang karera ng mga yadagan. Pumalaot sa dagat ang makukulay na yadag na tinulak ng hangin habang nagkakarera paikot sa Odyongan Bay. 13 paraw ang isinali mula sa iba't ibang coastal barangay. Siyempre, hindi magpapahuli sa unang pagkakataon ang mga senior citizen na nagtagisan ng galing. Nagniningning naman ang makukulay na dekorasyon ng bawat karosa sa kanilang float parade kasama ang naggagandaan at naggagapuang muses at escorts. At hindi lang sa parada nagningning ang mga senior citizen, kundi pati rin sa mga barangay street dancing competition sa pangungunan ng Office of the Senior Citizens Affairs at ng Federation of Senior Citizens Organization of Odyongan. Ang pagdiriwang na nasabing anibersaryo ay nagsimula noong March 31 at magtatapos sa April 9. Para sa ilang mga katanungan patungkol sa aktibidad, maaari makapag-ugnayan sa social media account ng Odyongan Public Information Office. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan. Jolits Matangat, Humahataw! Pagkain, trivia, inaabangan, kultura at iba pang makikita, Patikim Probinsya! Sa mga mahihilig kumain dyan, nakatikim na ho ba kayo ng sinuglaw? Sa ating Patikim, alamin po natin kung bakit nga ba sikat na sikat ito sa Cagayan de Oro City. Si MJ Vasquez, may patikim. Mahilig ka ba sa inihaw o sinugba? Mahilig ka rin ba sa kinilaw? Well, siguradong matatakam kayo mga kasangbahay dahil ang paborito nyong mga pagkain ay nasa iisang putahe na, ang sinuglaw. Ang pagkain ito ay mula sa dalawang sikat na pamamaraan ng pagluluto sa parte ng Kabisayaan at Mindanao, ang sugba at kilaw. Yung kinilaw, yung ano niya is isda and then pork belly. Kumbaga yung lasa ng pork belly na sinugba, mag-mix dun sa lasa ng kinilaw, kaya nabuo yung sinuglaw. Sino nga naman ang makakaisip na mula sa mga paborito nating mga pagkain ay makakalikha pa ng isa pang nakakatakam na pagkain? Pero dito sa Cagayan de Oro City, ibang klase ng sinuglaw ang kanilang hinahain sa mga turista dahil mayroon daw itong special ingredients. Dito kasi sa Cagayan de Oro, yung sinuglaw namin, ginagamitan namin ng tabon-tabon. Yung tabon-tabon, native na fruit yun dito na nag-neutralize nung langsa, nung isda. Tapos minimix yun sa suka para syempre maluto yung isda gamit yung suka. So that's why special yung kinilaw ng Cagayan de Oro. Sa halagang 240 pesos, siguradong ma-enjoy nyo na ang pagkain ito kasama ang inyong pamilya o barkada. Pwedeng pang main dish o pang appetizer mga kasangbahay, kaya talagang sulit ang inyong food trip. Kaya kung balak nyong pumunta sa CDO, abay huwag kalimutang tikman ang ipinagmamalaki nilang sinuglaw. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, Humahataw! Hataw Balita! Iyan pala yung sinuglaw. Ayan, tikman natin yan. Dante. At sa atin namang shoutout, shoutout po sa LBCC canteen staff, sina Amelia Legaspi, Romel Sunga, Lenny Lynn Sunga, Beng, sista Stacy, sis Len Fernando, Nora, and Loret. At happy birthday po kay sisa Isidora Espinosa.
paano. Ayan, sana'y patuloy po kayong ingatan at samahan po ng Panginoon. Shoutout din po sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas, ganun din sa Radyo La Verdad 1350. At kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa Mass Indoctrination ng MCGI. Day 8 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Lucas Kapitulo 22, talatang 20. Gayon din naman ang sarong, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ikalima sa buwan ng Abril 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.